At ngayon, maririnig naman natin yung pag-aalala ng mga kasama po natin sa industriya. So, unahin na po natin. Tuloy tayo sa party! Asalto to. Correct? Yes. So we have to stay on. Birthday niya bukas, diba? Yes. So hinihintay natin yung 12 midnight. So ito pa, we are going to, kailangan talaga, ano, magbaon tayo ng maraming memories to see us through. Taga na natin. Ano to, isang mahaba. And I will ask our first speaker to reminisce, to introduce the next, para hindi na ako paakyat-akyat palagi dito. So, unahin na po natin. Let's hear from Butch Francisco. Butch! Hello, ha? When I go, dapat mas malalim dyan ang emotions, ha? Ayos into it. Okay, so I see a lot of Mario's old friends and former enemies. But let us savor this moment that we have all reconciled. For tomorrow, we fight again. Okay, what I am going to tell you tonight is based on a true account. This tribute is going to be longer than the actual stint of Mario Bautista as a manunuri ng pelikulang Pilipino. Because his stay was brief and bloody. Okay, everyone familiar with the manunuri ng pelikulang Pilipino? Yes, most credible. Mario Bautista was not an original member. He was not one of the founding members, which shows mas bata siya dun sa mga founding members. Kasi ito yung sila Dr. Bienvenido Lumbera na naging national artist naman. So kung sakasakali, parang kung had this been Starstruck or Pinoy Dream Academy or Pinoy Big Brother, si Mario would have been classified as batch 3. So, apparently, even if he didn't stay long, he made an impact as a manunuri. Otherwise, Malu Pagar would not have asked me to stand here and talk about Mario as a manunuri. So, ganun ka-impactful ang kanyang stay sa grupo. But why did he leave? Mario was obviously dissatisfied with the group. And when he left like Typhoon Milenio and Yolanda combined. He practically, nandiyan ka pala. Yung totoo lang ha, okay. He practically destroyed everything in his path because meron siyang column na hinahandle dati ni Bob Castillo, parang hawak na yata ni Eugene. Oo, parang gano'n. Pero sunod-sunod na gano'n, Eugene, ha? Okay. So, and then he wrote about his experiences, well, bad experiences as being a manunuri. And then, he kinda exposed all the frailties of the group. Wala namang grupong perfecto. Lalo ng Eddie's. Jay? Hindi mo lang pananalo dyan, eh. Okay lang. Siguraan ko na kayo habang may pagkakataon. So anyway, so when he complained about the kasige ways of the manunuri ng pelikulang Pilipino, of the members, kasi si Agustin Soto naman was from Forbes Park. Ang ibang kabatch nga ni Mario doon sa batch 3 was a guerrero from the prominent Ermita clan. And some were young landlords from Delicia. So, in other words, mga senyorito sila. Eh, alam niyo naman si Mario, fast free ang gusto niya. Parang, I don't even think he would want this. But, nandito na eh. So,
Kasi asin talaga yung kung kaya may kailangan gawin, di gawin. Pagkatapos nung tawag, ano ba tawag dun sa ano nung yung ginagamit? SD card ba yun? Ngayon, para makapag-screening ka. Eh, nung araw, nung panahon nila, ano pa yan? Lata. Ng... O, kasi ipe, alam yan. Okay. Ang screening nila nung araw sa National Media Production Center sa Arroceros. Alam niyo pa yan? Alam mo ko sa Arroceros? Okay, so... Joan Magripon, alam ko saan yung Arroceros. And para makapag-screening, ang mga lata ng pelikula ay dinideliver ng karatela. Ewan ko ba? Teka, si Rosel, Monteverde. Inabot ba ba? Sila ba ni should know? Di ba nung araw, karatela mag-deliver? Nung araw ng mga lata? No, pag-screening, hindi bisikleta, ang bisikleta kayo isa lang eh. Diyos ko naman, gayong kataas na ano to, six cans? No, we're not talking about tag-aawit. Talaga nag-aawit, sabi ko na nga ba, ngayon lang tayo mag-re-reconcile, mag-aawit na naman tayo eh. Ito, ang sinasabi ko, screening ng manunuri, let's say, ng manunuri. So kailangan mo ng anin na lata, kasi hindi naman ito pinagpasapasapasahan. Kasi you're not listening, you're always on the phone. So anyway, so eto ngayon, so dadating si Cartela dala yung mga lata. So walang siyempre ang mga senyoritong manunuri, walang tatayo. So si Mario had to be the one to carry the six latas ng ano to, ng films. Oo. So tapos ang alam ko, wala pang elevator doon. Parang kinahagdan. Eh, mabuti nila si Mario, dating med-rep ng Winthrop Stearns. Did you know that? Yes. So, nag-med-rep siya. Ay, ang galing to talaga. Top salesman daw yan. So, tapos, napipigun pa siya kasi late yung mga members. Kasi nagaling sa mga kung anong klase. Dance lesson, language lesson. So, ayaw niya ng, I mean, lahat na nakakilala kay Mario, gusto niya talaga, parang ba, kung ito yun, gawin na natin, di ba? Papusin na natin. So, anyway, after the Africa, I'm telling you, I came prepared. Wala pang page turn, may buwan niya ginagawa ka. Mahawak naman. Hindi naman siya nabili siya, di ba? Okay. So ang feeling nga niya, parang siyang yung muchacho ng grupo. Eh, okay lang naman sa kanya, kaya lang kasi, yun nga, yung nobody was pitching in sa mga trabaho. And then, about a decade later, I was invited to join the Manunuri. Doon ko lang na-realize, Mario, totoo pala lahat ang sinabi mo. Totoo lahat. Senyorito sila. Tapos, so ako na yung bagong muchacho. Ako na yung Mario Bautista Jr. So, in other words, ako na ang welcome committee ng karitela. So, tapos, ay ito na. At ako, magagawa ka na sandwich. Tapos, ako magbibitbit ng cooler. At pagdating ng ano to, ng iakit ko yung cooler. At ano yung, ay, walang Diet Coke. Mga ganon. So, si Ipe, hoy Ipe, nakailaman nun, kung nalalaman mo lang, ang may paghihirap namin ni Mario para lang manalo ka ng mga Orient Trophies mo. Ang lari ng pinanggihugutan ko. Nagkasunog-sugo ng kakabay ko, kapit dito ng bacon. Pagkatapos nun, so, ito na ngayon, dumating yung pinakamalaking problema ko sa buhay. Nung naging chairman ako, nasa New York pa itong pamilya, itong yung apa. Sa New York, so sabi ko, kasi tahimik ang buhay namin eh. Kasi nung after Mario left, parang ginawa na niyang lifetime mission yung awayin ang Orian. Oo talaga, kumbaga na gumawa na siya na meron na siya, may preamble na nga siya eh. So ano to, tapos,
So parang, sabi ko, pwede ba pumunta ng US Embassy para ma-extend na stay ng mga Bautista sa New York? Parang umabot kami sa puntong ganun. Parang gusto uwi na. Kasi yung MM daw yata kasi may shotang iniwan dito. So, wow! At 8 years old pa lang siya doon. Tapos, so sabi ko, anong gagawin ko? Pagkatapos, parang hindi ko kaya na chairman ako tapos aawayin ni Mario yung nanonuri. So ginawa ko, ang first list on my agenda, befriend Mario. Oo, kinahibigan ko talaga siya. So tapos, and then yun, we would go out and drink. Pero ito ha, to be fair, we cannot say that he was wine and dine kasi siya ang nagbabayad ng iniinom namin at kinakain namin. So parang he was really just after genuine friendship. I mean, let's face it, who doesn't want to be friends with me? Hoy, mali pag yung down payment mo, hindi mo binibigay, ha? At ang call time ko dito, alas 7, tinawag niyo ako alas 9, pasado na. So anyway, so naging friends kami. Tapos, ay na wala tuloy. Dagga, huwag hanapin mo na pag nasa namin. Huwag hanapin si Mario. Ano ka naman ni Mario? Ano ka naman ni Mario? Ano ka naman ni Mario? So you said, anak ni Hana? Yes! Ganun ba? So anyway, so, hindi ang feeling ko talaga, friends na friends kami ni Mario kasi lalabas kami, iinom, kakain. Minsan-minsan naman ako nagbabayan. Tapos, and then, after one awards night, my God, pati ako binanata na. Sabi kayo, I thought we were friends. Talaga siya yung tipong talaga yung ano, kumbaga, he was clearly ahead of the 24 hours slogan na walang kinikilingan, walang kinakampihan. O ang ending, nawala siya ng kaibigan. So, end of friendship. O sige, pero hindi naman kami nag-away. Parang I just slowly drifted away. Tapos, the manunuri story doesn't end there. One afternoon, yung si Vicky, actually, ngayon ako naging emotional kasi, Mario, sorry, pero mas mahal ko si Vicky kaysa sa'yo. I mean, na natin, Vicky was the nicest person in the world. So much nicer than Malu Pagano will ever be. Pwedeng ano to, akong pwedeng humingi ng ticket. Sabi ko, Ma, sabi ko, Vicky, my God, gusto mo pong UP Theater, bigay ko sa'yo. Kasi parang feeling ko lang, ang takot ko lang sa asawa mo. So kung ano hingin mo sa akin, bibigay ko. Tapos, it turned out, walang sasakyan sa bahay na available. Kasi may mga coding na nun eh. My God, binisikleta ko hanggang UP Public Admin Office. Doon, Diyos ko, as in, nakikipaghabunan ako sa mga aso. Kasi di ba yung nung araw yung opisina niya parang sa kagubatan ng diliman? Yung parang isang dipa na lang, Baguio na. So, that was how scared I was of Mario. Alawin ba? And then, pero okay. Our bonding may have been short, but significant. He taught me so many things in life. Like doing as I please. Nung araw, kinikwento niya, it's Green Hills Theater. You remember Green Hills Theater? Gorky, huwag kang kumakain dyan, makinig ka sa akin. Oo, parang wala ng oras si Eugene tsaka si Direk Joel. So, sinasabutahin ko talaga sila. Si ano kasi, yung Green Hills Theater, naalala nyo? So, di ba may intermission? Ang gagawin nila, magkakaibigan, sasayaw sila dun sa harapan. Ito yung screen tapos doon. Sayo lang sila sayaw.
So sabi niya, parang do as you please. Parang so sabi niya, it's okay. Let's say, kumain ka ng isang buong lalerang halaya ube. Ubusin mo, no guilt. So, ganong klase. So, you can just see the kind of mentoring I got from Mario. So, puro ganong ano to. Yung bang, which he was, di ba? Parang kulang lahat. Teka, iho, eto na lang. Page 2. Kaya Gorky malapit na matapos. Pero ito ha. It wasn't a wasted, it wasn't a wasted friendship. I got to know the family better. And Joe Bautista. Sabi niya, ang pangalan mo raw ay Joey. Hi, I'm Uncle Joey. Joey. Pero bago ka pa naging Joey, bago ka naging Joe, bago ka naging Joey, ikaw ay Pipin. Yeah. So tama ako. Jojo Gabinete, tama ako. Malapit na. Okay. So anyway, ngayon lang nalaman. So, and then I got to know that the two kids that who grew up to be very responsible adults, kahit na nang lumaki, medyo pasaway ng konti. Lalo na yung hana daw. Tapos sabi ni Mario nung araw, nung bata daw yan, pagkakaroon na nagtatantrums, ginagawa niya nalabas siya ng kwarto. Pagkatapos, bumabait. After that, tumatahimik. Tapos siya ka nag-improve. Pero hindi, ano naman, tsaka hindi, talagang it worked. Kasi ba, the last time na ginawa ni Mario daw kay Hana yun was before the pandemic. So anyway, eto rin, after the Manunuri, he joined the Philippine Louis Press Club. O, hindi mas lalo sumaktang bulo niya. So, but if there's one thing Mario was able to prove, one didn't have to be part of any organization to be effective as a film reviewer. All one needed was to have the love and appreciation for film. Be familiar with the works of the masters and other disciplines of the arts. And it also helps to have good grammar. All those Mario had. Mario was the most prolific film critic in the local scene. And coming from a fellow film reviewer like me, I definitely concede that Mario was the most honest. And P.S. na lang, Mario, the current members of the Manunuri are better behaved now. So kaya maraming salamat. Short, hindi tayo nag-abot doon, but at least I value the friendship we had. Maraming salamat at marami na naghihintay. Yes! Thank you, Butch Francisco. Maraming salamat. Yung balanse ha? Okay, yung balanse. Sabi nga, sinabi ko naman sa inyo, longer than yung stay niya sa ano, di ba? Binarding ako naman kayo, longer than his stay with the Manunuri. Kala ko yung hindi siya na yun. Ay, that's it, next guest. Ayun, Eugene Asis, hindi ka na. Oh, hindi, teka muna, nakikiusap si ano, si Direk Long Joel naman. Yeah. Kasi kailangan na niya daw matulog. Yeah. It's past his bed. Alika na, Direk Joel. Correct. Eugene, with your kind permission, ha? Unahin natin si Direk Joel kasi matutulog na siya. Direk Joel.